Hello guys, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-change oil ng Mio Aerox 155. So guys, ang papalitan natin ngayon ay engine oil and gear oil. So ang gagamitin natin ay Yamaha Lube Blue Core. Bali, ang inalagay lang sa Mio Aerox ay 900. Huwag kayong maglalagay ng 1 litro kasi hirap umikot yung makina dahil sobrang dami. Ang required is 900 ml. So ito yung gear oil natin, Yamaha Lube. Tapos ang required kay Aerox guys ay 150 ml. So dalawa to guys. Yung isa, kalahati lang kukunin natin doon. Huwag kayong maglalagay ng sobra. So tuturo ko na lang sa inyo kung paano yung procedure, kung paano natin siya i-change oil. So tara, samahan nyo ako. So guys, nandito yung drain plug niya sa ilalim. Pag nakasakay ka sa motor, nasa right side. So, punta natin sa ilalim. And focus natin sa ilalim. So, ito yung ano guys, yung drain plug. Yan. Ito namang isang malaki na yon, strainer, drain plug din yan ng langis. May strainer yan. So, dito lang tayo magdi-drain sa 12 mm. Yan. Yan. So, ang gagamitin natin ay 12 mm back wrench. Ito. Ito yan guys ha. Okay. So yun guys, unplug na natin itong drain plug na. So guys, atanggal na natin yung drain plug. Make sure guys, yung washer nandyan. Yan, pakita sa inyo. Make sure nandyan yung washer. Pag yung washer nyo guys ay pipit na, palitan nyo na. Mura lang naman yung 10 pesos lang yun. So make sure guys, bago nyo i-change oil, cold yung engine natin ha. Kasi pag mainit, pwedeng ma-lost thread. Kaya mas mainam, palamigin nyo muna. So yan, plug natin tong dipstick nya. So guys, makikita nyo sa dipstick, nakalagay dyan yung required na ilalagay na langis. So, plug muna natin siya. Make sure lagyan nyo ng basahan para hindi magasgasan. Kasi iniipitan ito guys para hindi pagtripan, lagyan ng bato, buhangin, sisira yung engine natin dun. So yan, tanggal na natin. Ayan. Make sure yung o-ring nandyan. Yan yung o-ring. Tapos, nakalagay ay recommended 900 centimeter. Yan. 900 lang ilalagay natin. Huwag kayong maglalagay ng sobra kasi tatapon lang din niya sa airbox pag sobra. Make sure ilagay nyo lang sa 900. So, ito yung langis natin, 1 litro. May sukat naman dyan na 200. Hatiin nyo na lang sa gitna. Yan. Para kung gusto nyo sure kayo na sakto, guhitan nyo. Ayan. So, patuloyin lang muna natin siya. Mamaya-maya, ikakabitin natin siya. Make sure pag binalik nyo tong dipstick and drain plug, dapat malinis. Huwag yan madumi guys. Ang nangyayari dyan, magmo-moisture. Parang maglilik. Pangit naman tignan. So, next natin ay unplug na natin yun sa may gear oil. Ito yung sa gear oil natin guys. At dito natin siya i-drain. Yan, nasa ilalim. Pinaka lower. Lower, yan. May copper washer yan guys. Yan, nandito. Pag tinanggal natin copper washer. Doon yung copper washer na yun, ang ginagawa nun ay para hindi siya tumagas. Pag walang copper washer yan, maglilik yan. Kaya make sure nyo na pagtanggal nyo, nandun yung copper washer. Pag wala yun, ay bilhin nyo lang kayo. So, nandito tayo magsasalin. Yan. So, drainan muna natin siya. Gamit natin guys ay ito ulit 12 mm back wrench. So, unplug lang natin siya. Thank you.
So, antayin na natin tumulo. Para magsali na tayo ng gear oil. Pero, i-unplug muna natin itong yun na nasa may takip ng gear oil. Yun tayo magsasali mamaya. Yan. Hindi siya maigpit guys. Delikado to. Dapat medyo maigpit. Kasi pag napagtripan to, patay tayo dyan. Malaking kastusin yan. Ito yung o-ring. Yan. Make sure nandyan lagi yung o-ring ha. Pupunasan natin yung mamaya. Lilinisin natin. Bago natin ibalik. Ayaw muna siya tumulo. So yun guys. Wala na lumalabas. Pwede na natin siya lagyan ng langis. And kabit natin yung drain plug. Yung dipstick. Sa ginamit natin tools ay itong ano 12mm back wrench, then yung embudo. Make sure na may ano kayo guys, cost kasi masyado mataas yan, hindi aabot yung embudo. Depende na lang sa paggamit yung embudo. Sa so, kailangan natin ng mechanical pliers kasi kailangan natin to higpitan ng todo para hindi mapagtripan. So yun, lagyan natin siya ng langis. So, nalinisin natin to ng maayos. Make sure na pupunasan nyo ng basahan yung ilalim para mawala yung mga latak ng ano dumi. Nasan nyo lang siya. Pag okay na, kapitan natin itong drain plug. Make sure guys na ikakamayin nyo muna bago yung nagagamitan ng back wrench kasi pwede siyang malost thread. Okay, nakamay natin. Lagyan natin siya ng 12mm. Magsasali na tayo ng langis. Ito yung budong gamit natin. Ito yung gamit natin ng langis. So yun guys, ang nalagay natin ay 900 eh no. Kasi hindi gano'ng pansinin sa video. Dito yun, nandito lang yung guwit. So yun, nasali na natin. Doon na tayo sa gear oil. Kabit muna natin tong dipstick. Pause ha. Kabit na natin tong dipstick niya guys. Then tuturo ko sa inyo kung paano yung proper na pagsukat ng langis. So kakasalin lang natin ang langis. Makikita natin kung sukat ba yung langis. Dapat guys, hanggang dito. Ayan. Hindi siya inihigpitan guys, pinapatong lang siya. So patong natin siya para makita natin kung sakto ba yung nalagay natin. So yun guys, eto. Sakto ang nalagay natin ng langis. Ayan. 900. Then, punasan nyo muna bago nyo ibalik. So, kabitan natin. So, yun na nga guys. Tapos na. Konti na lang yung tumutulo. Ang ginamit nating tools guys ay mechanical pliers and 12mm back wrench. Then, cutter plies. Kailangan natin to para tanggal natin yung sa takip na itong gear oil. So, ang nire-required niya na gear oil guys, ito 150. Oh, yan.
So, yung isa dyan, guys, ay nahati ko na to. Konti na lang to, kalahati na to. So, ito yung bago natin na isang 100 ml. So, tara, samahan nyo ako. Ilalagay na natin siya. Ikakabit natin itong drain plug. Then, salin natin yung gear oil. Then, lagay na natin yung trip. Laso natin muna to para walang magiging moisture na langis. O, pagtapos yung punasan to, guys, ito naman, next nyo to. Kasi, normal yan sa Aerox, lumalabas ang ganyan. Eh, hindi natin, wala tayong pangkalang dito na papel para dire-diretso lang sana. So, pagkapunas, kabit natin to. Natin yung drain plug. May ipit na siya. Make sure na may ipit yung lagi. Na may ipit siya para hindi magtagas o matanggal yung tornillo. Salin natin itong gear oil. Kabitan natin itong gear oil cup. Make sure yung o-ring ha. Huwag nyo siyang may ipit o kumalang. Pupuputol yan. Punasan nyo muna. Ayan, kabitan nyo. Ayan, kailangan nakalapat siya doon para hindi maipit. Then, kabitan natin siya ng mechanical tires. So yan, okay na. Okay na guys, natapos na natin yung ginawa natin change oil sa Mio Aerox 155. Pinalitan natin siya ng engine oil and gear oil. Kung kayo'y natulungan ko sa aking video, don't forget to like and share and subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking bagong video. Salamat guys!